Nandito tayo ngayon sa Don Bosco Parish, Makati, para mag-share ng magic. Mga Koreano pala to. Gano'n naman ito kahirap sa'yo? Sobra. Sobrang, sobrang hirap. Bibilhin na namin to lahat. Ay, apil naman. Para sa ngipin namin eh, the best. Isang maganda at magical morning po sa inyong lahat. Ako po si momshie Melai Cantiveros-Francisco. At ang oras po ngayon is 6 a.m. At nandito tayo ngayon sa Don Bosco Parish, Makati, para mag-share ng magic with BPI sa Boscosina, ang feeding program ng Don Bosco. At nandito na nga tayo dahil kikilalanin natin ang isa sa masisipag nilang dishwasher sa kusina. And I'm sure this morning talagang mabibisi tayo dahil makikibanding tayo at tutulong tayo para maging volunteer sa Boscosina. Let's go! Meron tayong tutulong pa sa atin ngayong umaga. Magandang umaga po! Father, gusto ko talagang tumulong sa ating mga volunteer kasi nga, dito rin kami nag-church ng mga anak ko na pamilya ko. At saka dito rin nabininyagan yung dalawang anak ko. Wow! Sana man lang makapag-share ako ng effort, makapag-share ako ng energy dito. Tumatulungan ko ang ating mga volunteer. Mga momshies na nandito. Pero talagang andito din talaga ako kasi may pakay ako eh. Hello, Ate Joana! Pwede bang tulungan kita maghugas ng plato dyan? Or ng mga kaldero dito? Ay, siya na daw. Kung sounds cute naman ni Nanay Joana. Kasi ikaw talaga ang aming leading lady for today's video eh. Ano po pakiramdam niyo po, Nanay Joana? Naiiyak. Ay, naiiyak si Nanay Joana. Na-surprise ka ba na ikaw ang pakay namin dito ngayon? Hindi ko kasi alam. Akala ko lang kasi interview lang. Well, hindi ito basta interview lang. Kasi maraming mai-inspire sa kwento mo, lalo na ngayong Pasko. Ako po ay si Joana Macario, 45 years old. Ako po ay isang solo parent. Tumataguyod po ako sa anim kong anak, kabilang na po yung aking apo. Kinap ko po ako ng brother of St. Joseph. At tinutulungan po nila ako. Maliban sa paghuhugas ng plato, ako po ay tinda po ako ng mga prutas. You know the proverb, give a man a fish and you will feed him for a day. Teach him how to fish and you will feed him for a lifetime. That is something we hold dear here in our initiatives at Don Bosco Parish. Along with BPI, we help provide the livelihood of our beneficiaries so they can thrive on their own. And who knows, may matulungan pa na iba. Because that's our mission at the end of the day. Habang tumutulong sa iba, napapalapit pa rin natin sila sa Diyos. Sila ang mga volunteers natin from BPI. Hello! Hi! Katuwang ng iba't ibang communities ang BPI through BPI Bayan, ang kanilang Employee Volunteerism Program. Nabibigyan ng opportunities ang mga empleyado para maging active volunteers at magbabahagi ng kanilang oras sa iba't ibang local communities. Kasama natin ngayon ang ilan sa kanila para tumulong sa Boscosina. We became involved in the initiatives of Don Bosco because we share a similar goal, and that is helping unemployed of the parishioners of our partner community. Isa rito ang pag-donate namin ng bike carts at bikes na pinagkakakitaan ng ilan sa kanilang mga beneficiaries na ngayon ay mga nagde-deliver ng food at nagtitindag gamit ang bike carts tulad ni Joana. Ayan na nga, marami natin mapapakain. Titignan po natin, Miss Melai, kung may nakapila na po sa parish natin. Sige, titignan na daw natin kung may nakapila na daw na mga kababayan natin sa labas na gustong kumain ito. Kaya let's go. Ay, ito na nga, magdi-distribute na po tayo para sa ating mga kababayan na kayo na pa sila naghihintay. Ang iba kasi, in-interview ko na, papunta doon sila ng Bible sharing nila. Thank you. Thank you so much. And God bless you all. Ayan po. God bless you po. Thank you. God bless. God bless you. Alam mo yung feeling na nakakaiyak
na talagang para sa atin yung effort natin gumising ng maaga para paghainan sila ng pagkain, paglutuan sila. Worth it yung pagod at yung puyat kasi pag makita mo silang na-save mo yung pang-umagahan nila, nakasave ka ng malungkot na tao dahil walang ine-expect na pagkain sa araw na yun. So, kung ano man yung meron tayo, maliit man yan o malaki, let's share it. Hindi natin alam kung gaano kalaking bagay na yun para sa mga nasishare natin. Thank you. Mga Koreano pala to. Thank you. Malaking tulong yun. Sa isang kainan, napakalaking bagay na yun. Kulong ng langit. Congratulations, palakpakan natin ang mga volunteer ng BPI kasi sobrang nakakaiyak talaga yung pagtulong. Yung mga small na ginagawa natin, big impact na yun sa kanila. Kumbaga, nabuhay na natin sila sa umagahan nila kasi sobrang gutom sila. Ang harapin nilang araw ng masaya dahil sa atin. Palakpakan natin ang isa. Sa ating mga nanay. Sa ating mga nanay, mga volunteer. Tita. Mga tita. Ate Joana, ito ba yung sinasabi mo? Opo, ito po yung sinasabi ko sa inyo na ito po yung tindahan ko na ibinigay sa akin ng BPI at saka ng St. Joseph Brotherhood. Ito yung parang diskarte mo rin habang nagvo-volunteer ka doon, dito nagtitinda ka rin. Opo. Kailangan ko rin kasi ng mga prutas sa bahay. Tsaka yung mga kapitbahay ko kasi akala nila talagang marami akong sagingan. Kaya talagang bibili ako ng saging sa inyo. Bibili kami ng saging at itong papayas, bibilhin na namin ito lahat. Ay. Okay lang ba sa'yo, Nanay Joana? Bibili na namin ito lahat. Okay naman. Para sa ngipin namin eh, the best. Maya-maya, mas nakilala ko pa ang kwento ni Ma'am si Joana. Nasabi mo sa akin kanina na 4 years nang namatay asawa ko. Gaano naman ito kahirap sa'yo? Sobra. Sobrang hirap. Kasi hindi mo alam kung saan nagsang lulugar, saan ka ba mag-uumpisa. 4 na taon nang nabiyuda si Nanay Joana, kaya si Nanay Joana na lang ang natirang nagtaguyod sa kanyang mga anak. Ginawa niya lahat para hindi sila magutom. Humahango lang siya noon ng isda sa palengke sa halagang 150 pesos per day ang kita. At talagang pinagkakasya niya lahat ng pwedeng ipagkasya para lang sa mga anak. Tapos nung nagtrabaho na siya bilang barker sa Makati, doon na siya nakilala ng Brotherhood of St. Joseph. Laki po talaga akong pasalamat dito kay Brother Mike, Brother Rule. Pinayagan niya ako magtinda-tinda dyan. Isa ka sa inspirasyon namin na talagang hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Grabe naman yung pinagdaanan mo. Talagang hiyang-hiya yung mga pinagdaanan namin. Pero lumaban ka pa rin. Maraming salamat sa time mo, Nanay Joana. Maraming salamat. Malay mo magkita pa tayo the sooner. Sobrang happy ako dahil binigyan mo ako ng time na makapagkwentuhan sa'yo and binigyan mo ako ng time na ma-share yung buhay mo kasi I'm sure marami ding makaka-relate sa pinagdaanan mo. Sooner than soon talaga dahil hindi pa tapos ang pamimigay natin ng tulong kay Nanay Joana at sa Boscosina. At ngayon na alam na natin ang mga kailangan nila. Mamimili na tayo at mag-share na tayo ng magic gamit ang BPI app. Thanks to today's digital era, sobrang convenient at hassle-free na ang pagbili ng mga bagay ngayon lalo na paggamit ng BPI app. Tulad nitong pagbili ko ng fruits para sa fruit cart ni Joana. Wala pang transfer fee dahil kapwa BPI user din ang ating fruit supplier. O diba, just like magic ang transaction. But wait, your momshie Melai has more in store because ika nga ng BPI, we should do more, di ba? Kaya heto, namili rin ako ng mga karagdagang groceries para sa Boscosina. And because we want na more para merrier ang magkakahanap buhay sa Don Bosco, tada! More bikes! At dahil nga sabi ko, sooner than soon, andito na agad ako, bumalik agad ako dahil merong sorpresa kami ibibigay sa inyo. At talagang sinasabi ko talaga, Father at Nanay Joana, na ito ang magpapamerry ng inyong Christmas. Ayan naman! Ayan na! Nakikita niyo na siguro ang ating sorpresa para sa ating dalawa. Apaka-importanting tao na kasama natin ngayon. Bago ang lahat, dahil nga ay talaga namang inubos ko kanina binili yung
mga prutas mo, Nanay Joana, siyempre kailangan mo mag-restock kasi marami ka pang mga customer na darating dito sa Don Bosco. At dahil dyan, umorder na kami ng prutas para sa iyo! Ito na ang magpapambebe ng iyong Christmas. Ayan na ang prutas ni Nanay Joana! Congratulations! Ibibenta mo ulit yan. At naway, patuloy pa rin kuminang ang iyong pagiging ilaw ng tahanan ng iyong pamilya. Maraming salamat sa BPI Star Magic at sa pag-share ng inyong magics para sa aking pamilya. Sobrang maraming salamat sa Don Bosco Parish. Ika nga kay Nanay Joana, hulog kayo ng langit kay Nanay Joana para talagang mapagpatuloy nyo ang pagbibigay ng blessing sa ating mga kababayan na nandito kapag nagugutom sila, pag nangangailangan. Andito po ang bigas para sa Boscosina! At hindi lang yan, para talagang dire-diretso pa rin ang livelihood na pamimigay nyo dito sa Don Bosco Parish, andyan naman ang bye! Father, maraming salamat dahil blessing kayo sa iba at talagang blessing din kayo sa amin, lalo na sa lahat ng mga nanonood. Ano po ang gusto niyong sabihin, Father? Maraming salamat, Melai. Maraming salamat sa BPI. Maraming salamat sa ABS-CBN. At binigyan niyo kami ng pagkakataon muli na makapaglingkod sa mga taong mas higit na nangangailangan kaysa sa atin. Sana itong pasong ito na darating ay maging masaya, maligaya sa inyong lahat. Yay! Whether big or small, ang mahalaga ay ang pag-share ng biyaya sa iba dahil nagiging chain reaction na to ng life-changing good deeds that can help make the world a better place. Kaya naman, thanks to BPI, we were able to do more at nakapag-share pa tayo ng magic kay Nanay Joana at sa Don Bosco Parish. Tulad ni Melai, hinihikayat namin kayo na i-share ang inyong magic sa kapwa-tao, lalo na sa nangangailangan, upang madama ang tunay na diwa ng Pasko. Sa Don Bosco, masaya! Sama-sama!